morning. Kasama pa rin natin ang dalawang celebrity moms na si Charmaine at Aubrey. Alam naman natin na pag mommies ka, di ba, palaging family, mga anak, asawa, nagkakaroon ba sa point sa buhay niyo na, ay, time ko naman para sa sarili ko. Ano yung ginagawa niyo kapag ganun? Start ako mag-exercise. Mm-hmm. Pagkahatid ko sa mga anak ko, nag-exercise na ako. But then, future plans, gusto ko sana mag-masteral. Kasi nakatapos ako ng course ko, pero yun, parang yun yung dream ko. Well, ako, ganun, before magising yung mga bata, gagawin ko na, mag-exercise na ako. 45 minutes na pupunta akong gym, kailangan lumabas ako ng bahay. So, and then now, ngayon ko lang sabihin na I took a 8-month course online. Kasi experience, okay na ako sa workout. So, I'm a certified fitness trainer now. Wow! Yes, yun yung goal ko. Bukod sa pag-exercise, ano pa yung pinaka, ang ginagawa niyo pang pamper sa sarili niyo? Ako, may sarili akong, kunwari, group ko na friends, sa labas ako, or yun, massage. Massage. Oo, tapos kami dalawa ni Troy, ganun. Yeah. Ako, massage. Massage talaga. Parang lahat talaga massage eh, no? Oo. Tatlo kasi yung anak ko yan. So mm-hmm. parang, para magka-time ka for yourself, parang hirap din i-divide eh. Dumating ba sa point sa buhay niyo na parang, pagod na kayo ng kakaalaga, tapos, ay, wala pala akong time sa sarili ko ngayon. Ay, hindi ako nakapagpa-manicure. Oh. Ang daming oh time. Oh my God. Madami. Madaming ganun pagkakataon. Madami. So, paano nyo na-overcome yung ganun? Kasi ako bilang baguhan na nanay, for sure, ang dami ko pang kailangan experience na pwede nyo i-share sa akin. At sa mga mommies na nanood sa atin, na first time mom din. Ako, nag-schedule talaga ako. Nilalagay ko sa calendar ko. Oh. Kung next month yun, tatawagin ko na, magbubok ako, ilalagay ko agad. Para walang dahilan para hindi mo siya puntahan. Oo, tapos sasabihan ko na, oh yeah, in 3 weeks, meron akong ganito. So, alam nyo na, nakaredy na kayo, ha? Ganun ako. So, hindi bigla. Maganda yung tip niya, kasi ako palpak ako sa ganyan. Talagang, minsan nakikita mo, bakit ganyan na yung nails mo? Baka ganyan na lang ako. So, palpak din talaga ako sa ganyan. I like your tip. Well, magandang tip ako. Yan, mga mommies. Gagawin ko din yan. Bilang nanay, importante din talaga ang naglalaan ng oras at panahon para sa sarili mo. Yan ang hinangaan namin kay Mami Rowena. Kaya naman, ngayong linggo na to, siya ang napili naming gawaran ng Yan ang Nanay Award. Kaya, panoorin natin ang kwento ni Mami Rowena. Dati po, naikwento niya po sa amin na hanggang grade 5 lang po yung natapos niya. Kaya po siya hindi nakapagtapos dahil rin po sa kahirapan. Una kami magkakilala niyan, hindi siya nakapagtapos na pag-aaral. Nag-aral pa lang siya noong magkasama na kami. Naisipan kong pumasok sa uli sa school is 2009. Tinapos ko yung 4 years na high school. Nag-start ako mag-college, doon ako medyo nahirapan. Talagang sinasabi niya sa akin, eh, talagang hirap na hirap siya. Papansin ko po, nahirapan po siya mag-budget sa oras niya sa bahay tsaka sa school po. Ang inspirasyon ko, pamilya ko. Ay magiging apo ko para pagka meron silang mga gustong itanong sa akin, pag nag-aral na sila, maturuan ko sila ng tama. Sa mga parents na gustong mag-aral, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kasama na natin ngayon si Mami Rowena. Mami Rowena, welcome po sa Yan ang Morning! Good morning! Hi! Mami Rowena, marami siyempre ang hindi nakakaalam ng story mo. Pwede mo ba i-share sa amin? Bakit sa lahat ng pangarap eh? Siyempre bilang isa, maraming mga pangarap yun eh. Para sa anak nila, para sa sarili nila. Pero bukod tangi na ang gusto mo katapos talaga? Gusto ko talaga makatapos gawa nung aking, ang inspiration ko, yung aking batang ampon. Ilan taon po? 4 years old. Mm-hmm. Kasi yung dati, yung mga anak ko, pagka meron silang mga assignment, hindi ko magawa. Dahil hindi nga ako nakapag-aral noon. Ngayon, gusto ko maturuan ko, lalo na kung magkakaroon ako ng apo. Actually, balita po namin, naging schoolmate nyo daw po yung mga anak nyo. Ano pong pakiramdam? Hindi po ba naging hadlang yun sa inyo para, ay nakakahiya, parang schoolmate ko yung mga anak ko, baka asa din sila ng mga classmates nila. Ano po ang nasa isip nyo nun? Minsan nahihiya rin ako dahil nga, syempre magkakasama kami doon. Mga anak ko, minsan nga pag nakikita ako, naiilang sila. Ano pong ginagawa nyo pagdating sa bahay? Kinakausap nyo naman ko, po. Bakit? Dumaan ako, hindi mo ako pinansin. Sabi kong ganun. Eh, sabi niya, Ma, eh, ano kasi? Nahihiya.
nahihiya. Oo, pero ngayon hindi na. Minsan nga pagka dumaan ako, ma, kahit kausap yung mga kaeskwela niya, ma, uwi ka na. Sabi ko, oo, pasabay. Ganyan siya. Parang proud na sila na ano, napasok ako doon. For sure, lahat din ng mga bata na nanonood, eh, magiging malaking inspirasyon po kayo sa kanya. At pinapatunayan niyo na hindi hadlang ang edad para matuto talaga. Well, yes. Dahil lahat naman tayo may karapatan na naman po. Matuto at makapag-aral. Kaya huwag kayong ano, yung mahiya kahit na may edad na kayo. Sige lang, go. Mag-aral kayo. Walang pinipiling edad sa pag-aaral. Pero sandali lang, Mami Rowena, paano mo binabalance ang pagiging isang ina tapos nag-school ka? Parang mahirap po yun, ha? Mahirap talaga dahil yung time management ko, yung mamamalengke ka, tapos kailangan mo mag-review, magluto. Marami akong gawain sa bahay na hindi ko talaga minsan magawa. At dahil kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ay third year college na po. Third year college. Sa ano pong course? Mascom. Mascom. For sure, Mami Rowena, marami kayo nabigyan ng inspirasyon sa storya nyo. At dahil dyan, kayo po ang napili namin nabigyan ng award na yan ang nanay ko.